Gusto mo bang umasenso? Alam mo bang kayang-kaya mo itong gawin? At paano kung sabihin ko sa'yo na kailangan mong iwasan o baguhin ang mga toxic na ugali mo para umunlad sa buhay? Kaya konti lang ang mga nagiging tunay na matagumpay sa mundo dahil ang mga taong ito ay kakaiba sa karaniwang tao. Sila yung mga tao na may ugaling payaman talaga. Ang mga babanggitin ko dito, panigurado, halos lahat tayo guilty. Pero ang importante ay baguhin natin ang ating sarili para sa ating kapakanan, para sa pamilya at sa ating hinaharap. Ngayon, meron akong simple instruction sa'yo at yun ay panoorin mo naman lang ang video na ito hanggang number 6. Okay, aantayin kita. Let's go! Number 1, Filipino time. In other words, ikaw yung taong palaging late. Sasabihin ng kasama mo, magkita tayo ng 7 a.m. tapos darating ka 8 a.m. O kaya naman, pag tinanong kang nasaan ka na, ang sagot mo naman, on the way na. Pero ang totoo, maliligo ka pa lang. Kapag papasok ka naman sa school or sa opisina, late din. E paano ba naman, late ka na rin bumangon sa kama mo? So dahil late ka sa klase mo, malamang hindi ka na papasukin ng teacher mo. Kung working ka naman, automatic kaltas ang sweldo mo. So be on time. Ito kasi isipin nyo guys. Be on time because it shows you care. Kaya kung may pakiba kayo sa kasama nyo or sa ginagawa nyo or kung professional kang tao, please huwag kang mali. Sabi nga rin diba, time is money. Kaya pahalagan mo ang oras mo at ang oras ng ibang tao. Kung ayaw mong malate ang pag-asenso mo, iwasan mo ang Filipino time. Number 2, bahala na si Batman. Isa pa to sa toxic na ugali mo kaya ka mahirap. Yung bahala na mentality mo. Biruin mo yun, imbis na ikaw ang maging responsable sa buhay mo o sa buhay ng pamilya mo, inasa mo na lang kay Batman, anong klaseng pag-iisip yan, di ba? Wala kang plano, wala kang direksyon, wala kang goals, wala kang pagkilos. Sa tingin mo, saan patungo ang ganitong mindset? Malamang sa wala din. Isipin mo na lang, nasasaba ka sa gera. Pero bahala na si Batman. So ang nangyari sa'yo, wala kang bala, wala kang baril, wala kang training. Malamang sa malamang, mamamatay ka kaagad sa gera. Pero ang tanong, bakit ka nga ba nasa gera? Dahil ba hinayaan mo na lang na matangay ka ng alon? Kasi nga bahala na si Batman. Lumalabas dito na hindi ka responsableng tao. Maging responsable ka sa buhay mo dahil ikaw ang responsable sa pagyaman mo. Number 3, ningas kugon. Ito yung mga tao na magaling lang or masipag lang sa umpisa. Pero pag tumagal na o sa bandang huli, wala na, tinatamad na. Itong problema kasi, madali tayong maburyong o mabilis tayong sumuko agad. Konting pagsubok lang, game over ka na. Tandaan mo ang success, hindi yan instant. Hindi yan kinabukasan, milyonaryo ka na. Yung iba, it takes 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, and so on para masabing successful na sa buhay. Kailangan kasi natin maging consistent. Yung iba kasi dito, sasabing mag-iipon na ako ng 50 pesos per day. Pero pagkalipas lang ng isang buwan, hindi na nakapag-ipon. Tapos sasabihin, hindi naman nag-work yung 50 pesos ipon challenge. Yung iba naman magne-negosyo. Sa una lang maayos. Bago yung mga estante, bago yung pintura, yung mga produkto, etc. Tapos pagkalipas lang ng ilang buwan, tinatamad na. Nawawalan na ng gana. Isipin mo na lang yung tulay sa lugar nyo. Tapos hindi kinumpleto nung nasa kalagitnaan na. Useless na yung tulay, di ba? Ganyan din sa buhay. Kung ano na umpisahan mo, tapusin mo. Alam nyo naman siguro yung kwento ni Cuneho at ni Pagong, di ba? So si Cuneho, sobrang galing nung una. Sa karera nila ni Pagong, kaya ang ginawa niya, natulog muna siya. Kumbaga naging kampante. Hanggang sa nanalo si Pagong kahit mabagal ito. Kaya ang moral lesson dito, maging consistent ka. Kadalasan na mas nakakaangat ang mga taong consistent kumpara sa karamihan. Number 4, chismisan. Ang ating favorite pastime, ang chismisan. Chismisan sa kapitbahay, chismisan sa mga kaibigan, chismisan sa school, chismisan sa opisina, at kung saan-saan pa. Wala namang masama sa pagkikipagkwentuhan. Pero yung tipong hinuhusgahan mo na yung iba,
Ang masama pa doon ay sinisiraan mo pa ng hindi niya alam. Toxic yun. Ito tandaan mo, great minds talk about ideas, small minds talk about people. Siguro naman hindi ka kabilang sa small minds. Mabuti pa kung wala naman kayong pag-uusapan na may sense, eh wag na kayong mag-usap at gumawa na lang ng mas productive na bagay na makakapagpaunlad pa sa inyo. Ano bang mapapala mo kung puro laman ng bibig at isip mo ay chismis? Nagkapera ka ba dyan? Ugali ba yan ng successful na tao? Tingin ko, hindi. Kaya maganda pa, mag-discuss na lang kayo na may mga sense at may matututunan ang bawat isa. Sa simpleng kwentuhan at idea, nag-umpisa ang mga matatagumpay na negosyong alam mo. Number 5, manyana o mamaya na habit. Ito pang isa nating hilig gawin, yung mamaya na. Maghugas ng pinggan, mamaya na. Maglaban ng damit, mamaya na. Magluto ng ulam, mamaya na. Maglinis ng kwarto, mamaya na. Pagiging mayaman, mamaya ka na rin. Sa English, procrastination. Imbis kasi na gawin mo na ngayon, pinagpapabukas mo pa. O inaantay mo pang mag-deadline bago mo simulan. Tapos, kraming katuloy. Ngarag ka, stress ka. Pangit tuloy ang resulta ng ginagawa mo. Ang dami mo na sanang nagawa kung inumpisahan mo nang gawin ang bagay na yan. Marami ka pa sanang time. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi ka umasenso dahil nga puro ka mamaya. Ang hilig mong i-delay ang lahat ng bagay. Sigurado pag-asenso mo, delay din. Imbis pagyaman on the way ka na, naging pagyaman ay delay ka pa. Para malabanan mo ito, ganito ang sabi sa quote. Action will destroy procrastination. Kung bagong viewer ka sa channel natin, please subscribe and hit the bell button para hindi mo ma-miss out ang mga payaman videos natin. Thank you! Number 6, pasaway. Thank you at umabot ka pa dito. Hindi ka nga pasaway. Marami kasi sa atin, simple instruction lang or rules ay hindi pa masunod. Nakalagay na nga no smoking sa public places pero nagyoyose ka pa rin kahit alam mo naman na. Yung iba naman, alam namang bawal tumawid kahit may nakalagay ng napakalaking karatula na bawal tumawid, may namatay na dito. Pero guess what? Tumatawid pa rin sa maling tawiran kahit may tamang tawiran naman or may pedestrian overpass. Kaya natin ito nabanggit ay dahil kung hindi ka marunong sumunod at disiplinado sa buhay, malamang sa malamang ay wala ka rin pag-asenso. Baka sa pagkuha pala ng business permit ay ayaw mo nang sumunod kasi gusto mo ikaw masunod. Panigurado palpak yang application mo. Dahil pasaway ka, nag-skip ka pa ng mga proseso at sa pagiging successful, walang shortcut. Lahat yan bunga ng hirap at determinasyon. Ganyan ng mga self-made millionaire at successful. Number 7, asa sa padala. Sobrang toxic ng ugali na ito, lalo na kung inaabuso mo pa yung kasipagan at pagpapakahirap ng mahal mo sa buhay mula sa ibang bansa o sa ibang lugar. Ang problema dito, kapag hindi pa nabigay ang gusto mo, ay sisiraan mo pa hanggang sa tuluyang masira ang relasyon nyo. Isa pang problema dito is yung wala ka ng ginagawang pagkilos para naman tulungan ang sarili mong makaahon din sa hirap at puro ka nalang pag-asa sa iba. Tandaan mo na hindi habang buhay nandyan sila at magbibigay sa'yo. Kaya kilos-kilos din. Patunayan mong responsable ka at may magagawa ka pa para sa sarili mo. Number 8, paninisi. Isa sa common na reaksyon ng tao kapag may nangyaring hindi maganda o palpak ang mga ginawa nila at yun ay ituro ang iba o manisi ng ibang tao, which is ang pinakamadaling gawin kaya maging responsable sa mga pagkakamali sa buhay. Sinisi ng lahat ng pwedeng sisihin, sinisi ang magulang, sinisi ang kaibigan, sinisi ang gobyerno, sinisi ang Diyos at kung sino-sino pa. Imbis na manisi ka, ay tanggapin mo na lang na nagkamali ka. Dahil tao ka lang naman talaga at hindi ka perpekto. At okay lang magkamali dahil dun ka matututo. Pag nadapa ka, bumangon ka. Pag mong sisihin ng langit kung ba't ka nadapa, tumayo ka, tumakbo ulit. Sabi nga sa quote, responsibility is accepting that you are the cause and the solution of the matter. Kaya mo yan, laban lang. Number 9, hindi makahindi. Isa pang problema sa pagpigil sa pag-asenso mo ay yung hindi mo paghindi sa iba. Minsan kasi, di ba,
meron tayong mga kaibigan, kapamilya, kaklase o katrabaho na bad influence talaga. Yayayain kang mag-yosi, yayain kang mag-inom, yayayain kang gumamit ng droga, yayayain kang mag-cutting classes. At kung nadala ka ng peer pressure, malamang mapapa-oo ka na lang. Hanggang sa maging habit mo na ang mga ito na talaga namang magpapahirap sa'yo. Tandaan na, hindi mo naman kailangan kaibiganin lahat ng tao. Okay lang kahit less than 5 ang kaibigan mo. Wala naman yan sa quantity. Nasa quality yan. Aanin mo ang 100 na kaibigan na puro kalokohan lang naman ang magagawa sa'yo. Minsan kasi di mo na napapansin, nagagaya mo na yung mga mannerism, yung mga kilos, yung mga salita, o habit ng mga taong lagi mong kasama. Kung dati hindi ka nag-mobile legends, ngayon adik ka na. Tapos kakasama mo sa kanila, nagagaya mo na rin yung pagsabi ng Eddie Wow, di ba? Sabi nga nila, your network is your network. So, kung sinong lagi mong kasama, malamang na pare-parehas lang kayo ng yaman, ng network. Kung puro manginginom kasama mo, malamang manginginom ka rin, and so on. Kaya, learn to say no at palibutan ang sarili ng mga matitinong kaibigan. Number 10, crab mentality. Ito yung toxic na ugali mo na gusto mong hilahin yung taong mas nakakaangat sa'yo. Lumalabas para kang inggit na tao. Hindi mo gustong naangatan ka ng kakilala mo o ng iba. Bakit? Dahil hindi mo nagawang paunlarin ang sarili mo? Alam mo bang kaya hindi mo na pa napaunlad ang sarili mo ay dahil nakafocus ka lagi sa iba. Imbis sa sarili mong kakayahan at abilidad. Kaya ka napag-iwanan. Dapat nga mas matuwa ka sa mga naabot nila at magsilbi itong inspirasyon sa'yo na kung kaya nila, malamang kaya mo rin. Mas maganda pang i-model mo kung anong ginagawa nila para umasenso at gawin mo rin ito. Kung palabas na sila, magbasa ka rin. Kung umaattend sila ng seminars, umattend ka rin. Kung nilalike at sinishare nila ang video namin, gawin mo rin ito. Biro lang. Anyways, ganito ang gawin nyo para umasenso. Isipin mong wala nang option kundi ang maging successful. Wala nang option A, option B, option C, option D, kundi option success lang. Hindi true or false, kundi success lang. Gawin mong duty at responsibility na maging successful para sa sarili mo at sa pamilya mo. No other option. In summary, itong toxic na ugali mo, kaya ka mahirap. Number 1, Filipino time. Number 2, bahala na si Batman. Number 3, ingas kugon. Number 4, chismisan. Number 5, manyana o mamaya na habit. Number 6, pasaway. Number 7, asa sa padala. Number 8, paninise. Number 9, hindi makahindi. Number 10, crab mentality. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!